Matapos makapagsalita ni Padre Dama, buong lakas naman niyang iniangat sa lupa ang pagmumuka ng binata at kasabay nito ang pag-ihip niya ng dasal sa lubid na nakatali sa espiritual na anyo ng Diablo. Habang sumisigaw ang demonyo sa loob ng katawan nito, panay naman ang pagdura ng binata ng mga itim na putik sa kanyang bunganga. Nang hindi na maatim ni Padre Dama ang pangyayaring yon, dali-dali naman niya itong tinarakan ng sibat ni Atardar sa dibdib. Sa pag-alis ni Padre Dama ng kanyang hintuturo, bigla namang nawala ng malay ang binata at kasabay nito ang dahan-dahang pagkatunaw ng kanyang katawang lupa. Ito talaga ang labis na pagpapasakit ng ulo ko, Pekto. Kapag natatalo kong batang ito, paulit-ulit na lamang siyang nalulusaw at babalik sa mga susunod na araw. Marami na akong ginawang pagsasaliksik ukol sa ganitong pangyayari, pero wala talaga akong makitang kasagutan sa aking mga katanungan. Wika ni Padre Dama habang patuloy na pinagmamasdan ang nalulusaw na nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglaho ang bangkay ng binata sa kanilang harapan at kasabay nito ang pagsilay ni Pekto sa walang habas na pagpaslang nila Uron sa grupo ng mga mambabarang at mangkukulam. Sa pagbalik ng katahimikan sa bakuran ng simbahan, marahan namang lumapit sa kanila ang pangkat ni Uron habang nagwiwika ito ng: Wala naman palang mga panama ang mga demonyong ito, kapatid na Dama. Inaasahan ko pa namang mabibigyan nila tayo ng magandang laban. Nang marinig nila Pekto ang sinabi ni Uron, ninais nilang hindi umimik habang pinagmamasdan nila ang ginagawa nitong paghimas sa kanyang alagang pusang sinlaki ng isang matandang kalabaw. Di naman yun gaanong pinagtutuon ng pansin nila Pekto sa kadahilan ng normal na ang ganoong abilidad ng isa sa mga kapatid ni Padre Dama. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nila noong bumalik sa loob ng kumbento para naman kahit papaano'y magawa nilang makapagpahinga. Iwasan niyo munang magbunyi, Uron. Ilang ulit ko nang natalong mga demonyong yon ang mag-isa. Nasisiguro ko sa iyo, babalik yan sa mga susunod na araw. Wika ni Padre Dama sa kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigo pa rin silang malaman ang sikreto ng binata at mga kasama nitong mambabarang. Maraming anggulo din sila noong tinitingnan na siyang naiisip nilang kasagutan sa mga katanungang patuloy pa rin nagiging palaisipan para sa kanila. Maya-maya pa, bahagyang naantala muna ang kanilang pag-uusap nang marating na nila ang pintuan ng kumbento. Hindi na sila nag-alangan pang pumasok roon nang sa gayoy magawa na nilang makapagpahinga sa lalong madaling panahon. Pekto, Uron, ipagpabukas na lang natin ang problemang ito. Malay nyo, sa pagpahinga natin, makaisip tayo ng isang solusyon para dito. Huwag nyong pilitin ang inyong sariling pag-isipan ng mga bagay-bagay. Naniniwala ako kusang darating sa atin ang mga kasagutan kapag ito ay kagustuhan na ng Panginoon. Wika ni Padre Dama pagpasok nila ng kumbento. Sige po, Padre. Kung yan ang nais ninyo, wala naman pong problema. Mahinahong sagot naman dito ni Pekto. Huwag kang mag-alala, kapatid na Dama. Bukas na bukas, ipapahanap ko sila sa aming mga alaga. Nasa paligid lang sila. Hindi sila makakalayo. Dagdag pa ni Uron. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang ipahinga ang kanilang katawan sa kadahilan ng napakarami ng kanilang ginawa noong araw. Kahit may taglay silang mga mutsa, kinakailangan din nilang pagpahingahin ang kanilang katawan sa kadahilan ng meron din yung hangganan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nagising sila Pekto dahil sa ingay ng mga sakristan na umaakyat sa loob ng kumbento.
Maaga pang nagsibalikan ang mga ito sa kadahilanang kinakailangan nilang maghanda sa nalalapit na misa pagsapit ng bukang liwayway. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitang lumabas sila Pekto ng silid upang kausapin ang mga sakristang abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Nang masipat ng mga sakristanang paglalakad ni Pekto sa pasilyo, bigla namang natigilan ang mga ito sa kanilang mga ginagawa dahil sa labis na pagkagulat. Ang buong akala kasi nila noon, lumipat na ng simbahang pinagsisilbihan si Pekto ilang buwan na ang nakakaraan. Manong Pekto, kailan lang ho kayo bumalik? Nagtatakang tanong sa kanya ng sakristan. Kagabi pa, hindi niyo ba ako nakita? Nakita ko kasing lumabas kayo kagabi. Di ba, pinauwi kayo ni Padre Dama? Nagtatakang sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng sakristan, sumang-ayon lang naman ito na punong-puno ng pagtataka sa kanyang pagmumuka. Kahit anong pag-iisip kasi nitong gawin, hindi niya talaga nakita si Pekto sa loob ng kumbento noong nagdaang gabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Pekto ang kanyang mga dahilan kung bakit siya ay nawala ng ilang buwan. Nagpalusot na lamang siya noon sa mga sakristan na merong ipinagawa sa kanya si Padre Dama sa ibang lugar para naman kahit papaano, hindi mapag-alaman ng mga ito na siya ay isa ng ganap na antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang kumustahan nang masipat nila si Padre Dama na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. May daladala yung hindi gaanong kalakihang gasera, gawa ng hindi pa sumasapit ang bukang liwayway noong mga oras na yon. Magandang umaga, Pekto. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Bakit ang aga mong gumising? Bungat na tanong sa kanya ni Padre Dama. Naninibago lang po ako, Padre. Alam niyo naman, matagal akong nawala sa aking higaan. Hayaan ninyo, baka bukas masanay na ulit ako. Sagot naman dito ni Pekto. Habang nag-uusap ang dalawa, sinenyasa naman ni Padre Dama ang kanyang mga sakristan na tapusin na ang kanilang ginagawa para makapagpahinga. Kinakailangan pa nilang matulog matapos nilang maihanda ang kanilang mga kasuotan nang sagayoy hindi sila makaramdam ng antok sa pag-uumpisa ng simba kinaumagahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging si Pekto at si Padre Dama na lamang ang naiwan sa kusina. Para hindi sila makaramdam ng antok noong mga oras na yon, ninais nilang magkape habang seryosong nag-uusap. Sa pagtanong sa kanya ni Padre Dama ukol sa naging pagsasanay niya sa isla, buong katapatan naman niya itong sinagot ng lahat ng kanyang mga karanasan sa pagtuturo ni Maestro Uron. Inilahad din ni Pekto ang tungkol sa mga itinuro sa kanya ni Tandang Ismo pagdating sa pakikipaglaban kontra sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. May mga ipinakitang sugat na naghilom din si Pekto kay Padre Dama upang mapakita ang tindi ng kanyang pagsasanay na dinaanan. Nang makita ni Padre Dama ang simbolo ng tribo, napangiti lang naman ito habang pinagmamasdan ang napakaamong pagmumukha ni Pekto. Alam mo, iho, lahat ng aking kapatid sa tribo, napakataas ng aming pagtingin sa mga taong nagtatanga ng ating marka. Kagaya mo, ako din ay nagtataglay ng markang yan, subalit nakatago ito sa ibang bahagi ng aking katawan. Dahil sa dibdib na kalapat ang iyong marka, nasisiguro kong nagpakita ka ng katatagan at katapangan sa tatlong buwan mong pagsasanay sa ilalim ng kanilang panunungkulan. Napakalayo na ng narating mo. Masaya ko para sa lahat ng naabot mo. Naway sa pagtagal pa ng ating pagsasama, patuloy ka pa rin gabayan at hindi pabayaan ng ating Panginoon. Wika ni Padre Dama. Nang marinig ito ni Pekto, tanging pagngiti lang naman ang naisagot niya
habang patuloy na pinagmamasdan ang pari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatanong si Pekto kay Padre Dama ukol sa babaeng babaylan na namumuno sa samahang kanilang kinakaaniban. Nang marinig ng pari ang sinabi nito, bigla naman yung napabaling ng kanyang paningin sa ibang lugar na parabang iniiwasan nito si Pekto. Pilit din itong binabago ang kanilang paksa ng usapin, subalit patuloy niya pa rin itong kinukulit. Nang hindi na maatim ni Padre Dama ang pangungulit ni Pekto, napilitan na yung maglahad ng kakarampot na impormasyon ukol sa kanilang pinuno. Ayon kay Padre Dama, napakahaba ng istorya kung bakit sila naanib sa samahang yon. Bagaman malayo sa kanila ang kanilang pinuno, napakataas ng kanyang pananalig roon sa kadahilan ng marami na itong napatunayan sa kanilang grupo. Dagdag pa nito na kung may mga importanteng pagpupulong ang kanilang samahan, kahit anong layo ng kanilang pinuno sa kanila, nakakarating ito. Palagi ding bukang bibig ng babaylan ang tungkol sa paglipol ng lahat ng demonyo upang maibalik ang kapayapaan ng mundo. Alam mo, Pekto, nakikita ko sa babaylan ang kanyang pagpupursige na lipulin ng lahat ng demonyong namiminsala sa mundo. Para sa akin, sapat na ang bagay na yon upang ibahagi ko sa kanya ang aking lakas at kakayahan. Pare-parehas lang naman tayo ng pinaglalaban, hindi ba? Kaya bakit hindi tayo magtulungan? Paliwanag naman ni Padre Dama habang ibinabahagi ang iilang detalye ng kanilang pinuno. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong ibinaling sa ibang bagay ang kanilang paksa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang pagsidatingan nila Uron na animoy kakagising lang. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantalang itinigil na muna nila Pekto ang kanilang seryosong usapan upang makausap ang mga ito sa susunod na hakbang na kanilang gagawin. Habang tinatanong ni Padre Dama sila Uron ukol sa araw ng pananatili ng mga ito sa simbahan, inilahad naman ito sa kanila na sa mga susunod na araw ay babalik na sila sa isla. Hindi sila maaaring tumagal sa kumbento gawa ng marami ding pinapagawa sa kanilang trabaho sila Tandang Ismo. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi nito, ninais na lamang niyang mag-iwan ng mensahe para sa lahat ng kanyang mga kapatid na nananatili sa isla. Buong puso namang tinanggap ni Oro ng kanyang mensahe at nangakong maipaparating niya ito sa tribo anuman ang mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Pagsilay ni Pekto sa labas ng kumbento, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang napakaliwanag na pala sa labas. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, dali-dali naman niya itong ipinagbigay alam kay Padre Dama sa kadahilan ng may misa pa itong uumpisahan maya-maya. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais naman nila Pektong hayaan na muna ang pare at mga sakristan na makapag-asikaso nang sa gayoy hindi nito mapaghintay ang mga maninimbang papanhikna sa kanilang simbahan. Dahil sa wala naman siya noong ginagawa, napagpasyahan niyang tumungo na sa bakuran ng simbahan upang ayusin ang mga nagkalat na dumi sa paligid. Binuksan na din niya ang pintuan ng simbahan, indikasyon na malapit nang mag-umpisa ang misa. Sa pagsapit ng 6:00 ng umaga, napakarami na ngang tao ang nagtipon sa loob ng simbahan. Si Pekto naman noon at sila Uron, ninais nang magbantay sa pintuan upang makiramdam sa buong paligid. Inaasahan na kasi nila noong may mga demonyo ding makikidalo sa misa para makigulo at maghanap ng mga bagay na maaari nilang mapakinabangan. Ilang minuto pa ang lumipas, panatag pa rin noon sila Pekto gawa nang wala pa silang nasisipat na nilalang na pumapasok sa simbahan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang muli nilang masipat ang binatang nagtataglay ng kabaliktarang mutsa ng kalaykay.
kampante yung naglalakad papaloob ng simbahan na siya din namang mabilis ang hinarang nila Uron. Upang hindi sila mapansin at pagtipunan ng mga tao sa paligid, ninais nilang imbitahan yon sa kumbento para kausapin. Hindi naman noon nakatanggi ang binata gawa ng napakaayos ng paanyaya sa kanya nila Pekto. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, paulit-ulit naman nila itong tinanong ukol sa pakay nito sa simbahan. Binigyan din nila yon ng babala na iwasan niyang gumawa ng masama dahil nasisiguro nilang hindi kaaya-aya ang magiging resulta nito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanilang mga babala at paninindak, panay naman ang pagnisi nito na parabang nakakaloko. Maya-maya pa, kalmado itong tumitig kay Pekto habang nagsasabi ng, "Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo ako? Sige lang, gawin niyo. Magkita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na araw." Sa pagdating nila sa kumbento, dali-dali namang sinarado nila Uron ang pinto. Upang masigurong walang kahit na sino ang makakaalam sa kanilang gagawin, binusalsalan din nila noon ang damit ng bunganga ng binata, nang sa gayoy hindi ito makasigaw at makahingi ng tulong sa labas. Nang marating nila ang silid ni Pekto, dali-dali naman sila doong pumasok at walang takot na itinrangka ang pinto. Bagaman napapalibutan na nila roon ang binata, ramdam na ramdam pa rin nila ang pagiging walang takot nito sa kabila ng mga lalim na karunungan na kanilang tinatangan. Matapos malapatan ang tigal po ni Uron ang nilalang, inutusan naman niya noong si Pektong alisin ang busal nito sa bunganga upang makausap nila yon ng mahinahon. Nasisiguro niya din noong hindi na ito makakasigaw o makakagawa ng mga hindi nila inaasahang bagay sa kadahilan ng kontrolado na niya ang sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magtanong si Uron kung bakit pabalik-balik ang nilalang na yon sa simbahan. Tinanong niya din ito kung saan ito nakatira sa pagbabakasakaling magagawa nila itong mapaamin nang hindi nito napapansin. Pagkarinig ng binata sa kanyang mga tanong, marahan naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Nasa malapit lang ako, Manong. Malapit na malapit lang. Alam ko, nais nyo rin malaman ang aking sikreto. Pero pasensyahan na lang. Maging ako man, hindi ko alam ang kasalukuyang nagaganap sa katawan ko. Pero alam nyo ba, napakasarap sa pakiramdam." Wika ng binata. Dagdag pa nito, wala din siyang kaide-ideya kung bakit siya nabubuhay matapos siyang paslangin ng paulit-ulit na siya namang labis na ikinagalit nila Pekto. Naniniwala kasi sila noon, tanging Diyos lamang ang may kakayahang mabuhay matapos nitong mamatay. Kung kaya't lubos nilang pinabubulaanan ang naging paliwanag sa kanila ng nilalang. "Ano ka? Diyos? Walang kamatayan? Tingnan mo nga naman. Isang demonyong nangangarap pumantay sa Panginoon na ngayon nakakulong sa katawang lupa ng isang mortal. Ano kaya ang gagawin mo kung ikulong ka namin sa katawan ng binatang ito sa loob ng napakahabang panahon?" Paninindak ni Uron sa nilalang. "Sige lang, gawin mo. Sinisiguro ko sa iyo, mauna ka pang mamatay kaysa sa amin. Darating at darating din ang aming oras na kami ay makakatakas. Mas mabuti ngang ganyan ang gawin mo, para naman paglaya namin wala na kayong magpapasakit sa aming mga ulo." Patawa-tawang sagot sa kanya ng nilalang. Nang marinig ito nila Uron, doon na sila nagpasya na gumawa ng isang ritual upang sunugin sa katawang lupa ng binata ang dyablong nananahan doon. Yun na lamang ang naisip nilang paraan para paslangin ito at matuldukan ng paulit-ulit nitong panggagambala sa simbahan. Habang ginagawa nila Uron ang kanilang ritual, napapansin naman noon ni Pekto sa nilalang ang pagiging aligaga nito
at hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Animoy kahit hindi nito ipagsabi sa kanila, kitang-kita niya ang labis nitong pagkabahala dahil sa kanilang ginagawa. Nang matapos na nila Uron ang pag-ukit at pagkuha sa mga bagay na kinakailangan sa kanilang ritual, muli nilang hinarap ang binata habang nagsasabi si Uron ng, "Hindi ka pa ba aamin? Sinasabi ko sa iyo, demonyo, walang magandang maidudulot ang masyadong mataas ang pagkabilib sa sarili. Pero kung yan talaga ang pasya mo, abay wala kaming magagawa." Matapos nitong makapagsalita, doon na sila nag-umpisang mag-usal papaikot sa ritual na kanilang ginawa. Ayon kay Pekto, na ang kanilang ginawang ritual noong mga oras na yon ay ang pagtawag sa isang nilalang na kadalasang kasama ni kamatayan. Kagaya ng mga anghel sa kalangitan, nagtataglay din yon ng labis na puot sa mga demonyo na halos ang lahat ng nakikita niyang mga demonyo sa impyerno, walang habas niyang kinikitila ng buhay. Yun din umano ang nagsisilbing pagkain ng nilalang na yon upang maipagpatuloy ng mas mahabang panahon ang kanyang immortal na buhay. Dagdag pa ni Pekto, hindi basta-basta ang pagtawag sa ganoong kataas na antas ng nilalang gawa ng naghahangad ito ng matataas na uri ng alay. Kampante naman siya noong walang mapapahamak sa kanyang mga guro, gawa ng tanging mga buhay na mutsa lamang ang inialay ng mga ito upang matawag ang ganoong kalakas na nilalang. Sa paglakas ng kanilang pagbibigkas ng mga engkantasyon, bahagya na nilang naririnig ang pag-aangil ng demonyo sa kinaroroonan nito. Panay na din ang ginagawa nitong pagpupumiglas, subalit hindi yun sapat para matakasan ng tigal pong inilapat sa kanyang katawan ng maestro ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng binata nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang espiritu ng baka na nasa wangis ng isang tao. Meron din itong daladalang gininto ang palakol. Nanlilisik ang mga mata nito at pawang labis ang nararamdaman itong galit noong mga oras na sila'y magkatitigan. Habang marahang lumalapit sa kanya ang nilalang, mas lalong nilalakasan nila Pekto ang kanilang pag-uusal upang hindi sila balikan ng kanilang tinawag. Paglalarawan ni Pekto sa nilalang na yon, napakatikas ng tindig nito at nababalot yon ng puting balahibo sa kanyang katawan na nagsisilbing damit kung titingnan. Nagsisiuslian din ang lahat ng kalamnan nito sa kanyang katawan, tanda ng pambihira nitong lakas na maaaring ipamalas sa kahit na anong digmaan. Dagdag pa ni Pekto, nalabis ding mapanganib ang tanga nitong gininto ang palakol sa kadahilan ng patuloy itong nagpapakawala ng hindi masukat na presensya sa paligid. Kung nagkataong mahihina ang kanilang mga bakod at puder, maaaring magtaglay sila ng hindi pangkaraniwang karamdaman dahil lamang sa presensyang pinakawala ng nilalang na tinawag nila Uron. Sa paglapit nito sa demonyo, bigla naman itong itinaas ang kanyang kanang kamay na siyang naging sanhi upang puwersahang kumawala sa katawan ng binata ang kaluluwa ng demonyo. Bagaman buong lakas din itong nilalabanan ang paghigop ng nilalang, wala na yung nagawa sa kadahilan ng labis siyang napangibabawan ng puwersa nitong tinatangan. Paghawak ng nilalang na yon sa kaluluwa ng demonyo, buong lakas naman niya itong hinila papalayo sa katawan ng binata at tuluyang pinutol ang natitirang kaluluwa na nakaugnay doon. Pagkalas ng espiritu ng demonyo sa katawang lupa ng binatang yon, bigla namang nalusaw ang katawan nito nang sa hindi malamang dahilan. Matapos ang mga pangyayari, mabilisan ding naglaho ang nilalang na tinawag ni Uron sa silid ni Pekto na siya namang ikinaluwag ng kanilang paghinga. Labis-labis ang pasasalamat nila noon sa Diyos, gawa ng walang nangyari sa kanila habang ginagawa nila ang isang napakamapanganib na ritual. Ayon kay Uron, bagaman delikado ang ritual na kanyang ginawa, yun na lamang ang naisip niyang paraan para tuldukan ang panggagambala sa kanila ng demonyo.
Nauunawaan naman niya noon si Padre Dama kung bakit hindi nito ginawa ang ritual sa kadahilanang wala na itong sapat na mutya para gawing alay sa pagtawag. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ninais ni Uron na mahiga sa silid ni Pekto upang magpahinga at mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Bago nito tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata, inilahad nito kay Pekto na buhay pa rin ang binata, subalit hindi na nito magagawa ang kadalasan niyang pagpapalit anyo para matakasan ang pagkatalo sa digmaan. Sa susunod nilang pagkikita, maaaring doon na magtapos ang lahat ng sigalot na paulit-ulit na nagaganap sa simbahan. Matapos siyang mailahad ni Uron, dali-dali naman itong tumalikod sa kanila para makapagpahinga. Okay, meron ulit akong good news. Meron na tayong 18 tsaka 19, pero bukas na ulit yon tapos magkasunod ulit. Malamang, dun sa dalawang episode na yun, meron na namang mangyayaring kakaiba. Kaya pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.